Magandang araw mga ka-faith friends and welcome to We Reflect series. Ako si Mike Gabriel Pitogo, ang inyong gospel sharer para sa araw na ito. Ang mabuting balita o ebanghelyo ngayong araw ay hango kay San Mateo, Kabanata 18, Talata 21 hanggang 35. Ito ay ang talinhaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Isa sa pinakamahirap gawin ay magpatawad, sapagkat masyado tayong nasasaktan kapag tayo ay iniwan, niloko, o di kaya naman ay gawan ng masama. Madalas, nagagawa na lamang natin ang magalit, o di kaya ay magtanim ng galit sa ating puso, o di kaya naman ay ang maghiganti. So why we find it very difficult to be merciful and generous? Hindi ba mas madaling magbigay ng tawad at kabutihan kapag tayo mismo sa ating mga sarili ay nakakaranas ng pagpapatawad at kabutihan? So mga kapatid, sa ating ebanghelyo, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na magpatawad ng buong puso sa ating mga kapwa. Dito ay tinanong siya ni Pedro na kung ilang beses ba niya dapat patawarin ng kanyang kapatid, kung 7 beses ba? At sinagot naman siya ni Jesus na dapat ay 70 ulit na 7 beses niyang patawarin ng kanyang kapatid. So pinapakita lamang dito na dapat walang hanggang pagpapatawad ang dapat nating gawin sa ating mga kapwa, gaya ng pagpapatawad sa atin ng ating Diyos. Isinalaysay din dito ng ating Panginoon ang talinhaga tungkol sa isang alipin na may malaking utang sa kanyang Panginoon. Dito ay siya ay nagmakaawa at pinatawad ng Panginoon. Ngunit noong nakita ng alipin ang kapwa niya alipin na may kaunting utang sa kanya na nagmamakaawa, ay hindi niya ito pinatawad. So sana mga kapatid, sa pagtanggap natin ng pagpapatawad ng Diyos, ay ibahagi rin natin ito sa ating mga kapwa. So forgiveness must be understood by how God forgives us. And we forgive not because the person deserves it, but we deserve peace and freedom. Yes, mga kapatid, mahirap magpatawad, ngunit ito ay isang proseso. At ang unang hakbang ay ang pagdadasal. So mga ka-faith friends, tandaan natin, hindi madaling magpatawad, ngunit hindi rin imposibleng magpatawad. So don't forget to subscribe our channel at Faithbook PH, and you can also download Faithbook app in your Play Store and Apple Store, or you can register at www.faithbook.ph.